Okay guys, hello! Welcome sa ating channel, ang Pet Vlog Unlimited. So ngayon guys, ang topic nating pag-uusapan ay tungkol sa mga newbies o yung tinatawag na common mistakes. Pag-usapan natin yung 5 common mistakes ng mga newbie tungkol sa Belgian Malinois. Okay guys, so please keep on watching sa ating video. And para po sa mga hindi pa rin nakaka-like, sinaka-subscribe, pwede po tayong mag-like and subscribe. Keep on watching guys. So number 1, ito yung common mistake ng mga bagong newbie o mga newbie sa Belgian Malinois. Na ang ating mga Belgian Malinois daw, dahil matatalino, smart, eh hindi na kailangan ng training. At automatic na itong matututo. Okay guys, sa puntong yan, tama kayo. Ang mga Belgian Malinois ay matatalino. Pero yung pangalawa na hindi na nila kailangan ng training, hindi po ito totoo. Although matatalino ang ating mga Belgian Malinois, kailangan po nila ng training. Kailangan na yung kanilang drive, yung kanilang tinatawag na mahusay na character, yung kanilang intelligence, yung kanilang katalinuhan ay dapat ay magamit po natin, matrain sila upang sa bandang huli hindi sila maging destructive. So, yun, bagaman matalino mga papi, is kailangan po nila ng basic obedience training. Hindi po sila basta matututo sa basta pag-uutos lang natin, pagkukumand, at automatic matututunan nila yung mga behaviors. Yun po ang common mistake, no? Yung nakikita natin po sa mga video, sa mga YouTube, sa mga Facebook, sa mga magagaling na Belgian Malinois, produkto po yun ang isa ng tinatawag na matagal o mahabang panahon ng pag-train. Pangalawa na common mistakes tungkol sa ating mga Belgian Malinois na ang kailangan lang daw gawin, ayon sa mga bago pang mag-alaga ng Belgian Malinois, kailangan lang natin gawin sa ating mga dog ay mahalin lang sila, ibigay yung pangailangan nila, at okay na. May iwasan yung pagiging mga aggressive dog, may iwasan yung mga problema kasi kailangan lang nila ipagmamahal. So, yun po ay misconception ano po. Okay, kailangan po talaga natin mga dog, lalo ng Belgian Malinois ang pagmamahal dahil nagre-response po sila sa tinatawag na positive reinforcement training. Pero hindi po sapat ang basta pagmamahal. Actually, kapag hindi po tama yung ating ginagawang pagmamahal na tinatawag, pagbibigay ng lahat pangailangan na pag-spoil sa kanila, ito po ay pwedeng magdulot ng problema. Sa katunayan, pwede po itong magresulta sa pagiging mga aggressive or dominant dog. Bilang mga matatalinong mga canines po, kailangan ng mga Belgian Malinois ay mga owner, mga handler na consistent at firm. Ano pa't dinidisiplina sila, pinapakita yung ating pagiging leader o nakatataas tayo sa kanila at pagbibigay ng sapat na pagmamahal pero tinitimbangan po ito ng disiplina at training. Pangatlo, na misconception is ang mga Belgian Malinois ay hindi daw po pwedeng ilagay sa cage. Okay, so talagang against tayo, hindi tayo sang-ayon na yung mga matatalinong breed na ito ay ilagay sa cage at habang panahon nandoon sila. Pero hindi po ito nangangahulugan na yung ating mga Belgian Malinois hindi pwedeng ilagay sa cage. Kagaya ng na-tackled up na natin, na-discuss na natin sa ating ibang video, kailangan po ng mga Belgian Malinois ang cage sa ibang panahon. Kasi ito po yung magiging safe na lugar sa kanila kapag unattended or hindi natin nasusupervise. Ang pagbibigay po sa kanila ng tinatawag na crate training ay isang napakahusay na paraan upang maingatan sila at maibigay yung kinakailang pag-train na tutulong sa mga breed na ito na maging safe sila sa panahon na wala tayo sa bahay. So, bagaman hindi po natin ina-advise na ilagay sa cage sa loob ng mahabang panahon ng mga dog natin, pero kailangan po ng mga Belgian Malinois ang mga cage, lalo na kapag sila ay nag-a-adult na at ipakita yung ating control sa kanila at sa gayon ay maging mahusay ang pagpapalaki natin sa kanila. Pero syempre, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, mas mahaba yung panahon na dapat na ginugugo nila sa labas, sa outdoor, at ibibigay natin yung kinakailangang physical and mental stimulation upang hindi pumawi sa aggression o dominant dog ang ating mga Belgian Malinois. Okay, number 4, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, ang kaya ng maraming mga tanong sa atin, kung sir, pwede ba ang ating mga dogs sa mga small place? Maliliit lang daw, mayroong 100 square meters lang daw na lot or mas maliit pa, pwede ba sila? Yun ang misconception na inaakala ng iba na kapag maliit lang yung place mo, hindi ka pwedeng mag-alaga ng Belgian Malinois. Okay, tama naman yun mga ka-dog lovers, mga ka-newbie. Mga Belgian Malinois ay nangangailangan ng malaking place para masapatan yung kanilang mga physical activities. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na tayo pwedeng mag-alaga kapag maliit ang ating place. Pwede rin po. Actually, yung po, may Belgian Malinois sa kanilang mga apartment. So, paano masasapatan yung kanilang tinatawag na mga physical activities? So, meron po mga indoor activities na pwedeng-pwede sa mga Belgian Malinois, lalo na yung mga challenge sa kanilang mind, yung stimulation na tinatawag, at yung mga outdoor activities, pwede po yun sa mga park,
kung tayo mahilig mag-jogging, sasama natin sila sa jogging, hiking, o mga adventure sa labas para masapatan naman yung physical activities nila. So, ang sagot po doon ay depende doon sa ating lifestyle. Tayo ba ay may panahon na lumabas upang mabigay yung masapatan yung tinatawag na physical na pangailangan nila at mga mental stimulation na kahit sa loob ng bahay, mga simple na training, mga challenging na role na pwede nating ituro sa kanila. Is pwedeng-pwede rin po mga ka-dog lovers kasi ang mga Belgian Malinois, kaya po nang binanggit natin noon sa 6th reason kung bakit marami yung pumipili ng Belgian Malinois, sila po ay napakabilis maka-adapt sa mga situation, sa mga place, kahit saan mo sila ilagay, basta hindi po nila maiwawala, maibibigay palagi natin yung kailangan nila sa exercise, mental stimulation, at yung higit lalo yung ating panahon na makasama sila para nang sa gayon ay ang mga matatalinong breed nito ay makapag-perform ng maayos sa kanilang role bilang mga guard dog o bantay sa ating bahay. Okay, number 5. Number 5 na common mistakes ng mga new Belgian Malinois owners. Ang mga Belgian Malinois daw po is naturally magpo-protect sa atin. Okay, so ang mga Belgian Malinois, tama po kayo dyan mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, is mga guard dog, yun ang kategory nila, protection dog, na may kakayahan talaga mag-protect sa kanilang owner o master. At may mga instances, mga kalagayan po na talagang natural, lumalabas yung pagiging protective nila sa kanilang perimeter, sa kanilang territory, o dun sa kanilang mga master o kung saan sila naroroon. Meron silang tinatawag na area of responsibility na binabantayan na talaga nila at nagpapakita sila ng tinatawag na pagiging natural na protective. Pero alam nyo guys, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, iba kasi kapag sinasabi natin na protection dog. So although may mga ganong sitwasyon, pero kadalasan, kapag hindi po na-train ang protection ng ating mga Belgian Malinois at napaharap po sila sa tinatawag na mga maigting na sitwasyon, na compromise, minsan ay hindi po na lumalabas yung kanilang pagiging natural na protective. So bagaman po yung ating mga Belgian Malinois ay mga may capacity, capable of protecting us, kailangan pa rin po nila ng train kung gusto po natin ang tinatawag na consistent na mga protection dog, no? Kasi yun pong kanilang nerve, yan lang ma-expose sila sa iba't ibang kalagayan. Ang halimbawa ba yun, mga dog lovers, eh, isang dog, isang Belgian Malinois na aggressive siya. Sabi nung may-ari is napakahusay na protection dog kasi nga matapang and then marami na siyang nakagat. So ang ginawa, dinala po siya ito sa isang training camp at tiningnan yung kanyang nerve kung talagang matapang siya or yung kanyang tapang is resulta lang ng hindi magandang nerve. Ngayon, matapang talaga yung dog at hindi malapitan, kundi nung amo lang niya. Pero noong inaharap na po ito sa isang decoy, na yung decoy ay nakasuot ng bite slip, full body bite slip, at itry kung kakagat ba yung dog, yun, nakita natin na yung dog ay takot na takot at halos matanggal yung kanyang collar sa pag-atras at hindi siya kumakagat sa decoy. May mga nakikita din po tayo sa mga video sa YouTube, ano po, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, na train yung Belgian Malinois bilang protection dog at kumakagat sa decoy, sa mga bite slip, napakaganda, full grip ang bite. Pero nang pakagatin na sila doon sa mga handler o doon sa mga decoy na walang bite slip, ayaw naman nilang kumagat kasi kumakagat lang sila dahil doon sa bite slip. So ang point po natin dito, mga ka-dog lovers, mga ka-newbies, para maging isang fully protection dog ang ating Belgian Malinois, is kailangan po nilang dumaan sa tinatawag na training bilang protection dog. Hindi po madali yan. May tinatawag po yung mga pace, kung saan yung play. Kasi yung pong bite play, yung kagatan sa bite slip, para po sa mga Belgian, laro lang yan. Kaya kung minsan, kapag actual na ayaw nilang kumagat sa actual. So may transition period pa yan, para yung play bite ay gawing reality, yung training, at maunawaan ng dog na dapat siyang kumagat sa sitwasyon, anuman ang kalagayan, nakabit, nakabite suit man yan, anuman ang suot yan, or anuman yung kalagayan sa palibot, dapat siyang kakagat kapag inutusan ng kanyang handler na kumagat. So ayun, hindi po madali yon. Although, mga ka-dog lovers, ano, kagaya ng sinabi natin nga kanina, dahil ang mga Belgian Malinois ay natural, meron silang natural protective instinct, eh talagang ipagtatanggol pa rin niya tayo. Pwede pa rin itong kumagat, no? At mayroong mga dog, kahit po hindi purebred, kahit hindi Belgian Malinois, ay kumakagat talaga, pinagtatanggol yung amo nila. Pero yung kanila pang pagiging protective ay resulta hindi ng training, kundi nung band sa pagitan niya at nung kanyang handler, pinagtatanggol niya yung kanyang amo. So lalo na po sa mga kagaya ng Belgian Malinois na malalaking dog, eh nakakatakot po talaga, no? Hindi natin malalaman kung kailan sila kakagat o hindi. Hindi natin sila pwedeng underestimate. Pero ang point lang po natin, hindi po natural sa mga Belgian Malinois ang umatake
sa mga stranger upang ipagtanggol tayo. So yun guys, no, yun yung mga misconception or common mistakes sa mga new breed, new Belgian Malinois owners na natalakay natin sa video nito. Pero ano man yung sitwasyon, tandaan natin, hindi natin 100% na ma-assess o kaya masasabi yung tunay na mga ugali ng ating mga Belgian Malinois. Iba't iba rin po yan, dahil na rin sa tinatawag mga breeding, kuminsan lumalabas yung iba't ibang ugali ng ating mga Belgian Malinois. So, yun lang guys, salamat sa inyong panonood. Thank you for watching this video. Muli, para po doon sa mga bago pa lamang sa ating channel, ngayon pa lang po na paggawin. Please do me a favor na paki-like and subscribe po ang ating channel. At paki-hit rin po ng notification bell para ma-notify po tayo sa mga susunod na video. See you guys and please keep safe. Mag-ingat po tayong lahat.